Hanggang oras natin ngayon, alas 2:33. At syempre, binabati ko ang mga pangga natin dyan na kasalukuyang humihigop na ng mainit na kape. Nako, sana all nagkakape, no? Kasi nga naman itong si Toby, wala nang pangkape ngayon. Dahil nga naman sa kadahilan ng 11-11 ngayon, nakapag-checkout na ako kagabi sa paborito kong online shop. Oh, diba? At syempre, hindi lang naman ako nag-iisang nag-checkout kagabing or kaninang madaling araw. Nako, alam ko, sure na sure ako mga pangga na kayo rin naman nag-checkout na. Nako, sahod ko nga, wala na nga ngayon. Nabigay ko na sa mga dapat kong pagbigyan, nakabayad na ako sa aking dapat bayaran, at syempre, ang natira sa akin, ayun, 200. Well, pangga, that's life. At syempre, hindi lang basta-basta sale ang ating pinagdiriwang ngayong araw na ito. Dahil ngayong 11-11, ito rin yung National Singles Day. Naku. O, sa mga single dyan, ako, magbunyi tayong lahat. Diba? Dahil ito yung araw na dapat masaya ang lahat ng single. Kaya naman ito rin yung araw na napili ko na mag-me-time, o, diba? Oo, mamaya manunood ako ng ano, ng Black Panther sa Robinson's Magnolia, o. Kung sino man na nasa Robinson's Magnolia, kita-kit sila mamaya, ah. O, mamaya baka nandun kayo, ilibre nyo na rin ako. Bawa naman kayo, petsa de peligro na ako agad. Pero ayun na nga mga pangga, dapat ngayong 11-11, dapat ngayong National Singles Day, dapat tayo magpakasaya. At syempre, lagi nating tatandaan na no jowa, no problem. Anyway, highway mga pangga, break tayo sa ating tinitirang ngayong Friday na Top 5 Signs na Hindi Ka Importante sa Kanya. Pero bago ang lahat mga pangga, inaanyayahan ko muna kayo na i-share ang ating Facebook Live sa Energy FM 106.7. At syempre, batiin nyo naman yung aking bangs. Yung bangs na hati. Ewan ko ba kung bakit ganito yung bangs ko? Siguro nasanay. Tsaka hindi nasanay na ano, na nagpapakita yung bangs. Dati kasi nung ano ko, nung college student ako at saka high school student, may bangs ako noon kasi dati usong-uso pa yung ano eh. Yung mga K-pop, 'di ba? Yung mga buhok kasi ngayon ng ano, ng mga K-pop, maiksi na ngayon. Dati kasi mahaba, pahabaan ng buhok. Kaya ayun ako, nadamay ako. Nagpahaba rin ako ng buhok noon. Pero, ngunit subalit at tapwat, imbis na maging gwapo ako, nako, sinasabi ko sa inyo, ang pangit sa akin. Para akong ilong na tinubuan ng buhok. Anyway, mabalik tayo mga pangga sa ating tinitirang top 5 sign ng hindi ka importante sa kanya. Short recap muna tayo. Number 5. Ikaw palagi ang nag-i-initiate ng conversation. At syempre, ang ating number 4, di niya na-appreciate yung oras na binibigay mo sa kanya. At number 3 naman, lagi siyang naiirita sa'yo. Ako, yung tipong kahit na anong gawin mo para sa kanya, maiirita at maiirita siya. Ay, nako. Moving on to our number 2, wala siyang pake sa nararamdaman mo. Yes, pangga, ang lutong nag-pop ng pagkakasabi ko, wala siyang pake sa nararamdaman mo. At ito na nga ang ating number 1. You're begging for his or her attention. Nako, ito yung sa lahat ng bagay, lahat ng pagpapapansin mong ginagawa, kahit nagmumukha ka ng tanga sa harap ng iba, okay lang basta mapansin ka lang niya.
Nako pangga, nakakalungkot mang pakinggan, pero ang taong walang pakialam sa'yo or hindi ka importante sa kanya, ay nako, magbebeg at magbebeg ka ng atensyon niya mismo. Pero mga pangga, matanong ko lang, ha? Hanggang kailan kayo magpapakasyunga? Yeah, sabihin na natin, true love prevails. Pero, pangga, kung ikaw naman or nararamdaman mo naman sa sarili mo na parang wala ka lang sa kanya, pangga, hanggang kailan ka mag-TTS, okay? Hanggang kailan mo pagtsatsagaan yung ganyang bagay, yung tipong nagpapakahirap ka sa taong ayaw naman sa'yo. Diba mas okay yung nagpapaksyo nga tayo doon sa taong gusto naman tayo kaysa sa taong ayaw naman sa atin. Pero syempre, since tayo ay bulag ng dahil sa ating pagmamahal, wala lang, okay lang sa atin dahil nga sabi nga sa atin, kung mahal mo ang isang tao, magpapakatanga ka. Pero mga pangga, hanggang kailan? Sagutin mo yung tanong yan na yan na ni Toby. Hanggang kailan ka magpapakasyunga sa kanya, di ba? Hay nako, mga pangga, kung ako sa inyo, ibalin nyo lang yung attention nyo sa ibang bagay or hindi naman kaya sa ibang tao. Yung karapat dapat, yung worthy ng inyong undying love. Oh. Yung tipong susuklian yung lahat ng pagmamahal na ibinibigay mo sa kanya. Yung tipong hindi siya may irita sa mga ginagawa mo. Yung tipong na-appreciate yung oras na ibinibigay mo sa kanya. At syempre, hinding-hindi ka nagbebeg sa kanyang atensyon. Diba mas masarap yung ganun mga pangga? Yung tipong ramdam na ramdam mo rin yung care niya para sa'yo, mas magandang mahalin yung mga ganoong tao. Ay nako, Jimbo! Ito nagagawa sa akin ni Jimbo eh. Kapag wala si Jimbo, sad boy si Toby. Pero mga pangga, totoo yan, di ba? Totoo yung mga sinasabi ko. Pangga, kung nararamdaman mo itong mga sinyales na ganito, yung top 5 na signs na ibinigay ko sa inyo ngayong tanghaling ito, pangga, mag-isip-isip ka na. Huwag mo nang i-push through ang pangliligaw mo sa kanya or hindi naman kaya yung pagpapapansin mo sa kanya. Kasi never kanyang ma-appreciate. Masakit man pakinggan mga pangga, pero that's the truth. And the truth will set you free. Oh, bueno, mga pangga, eto, magbasa muna tayo ng mga komento ng ating sausawero at sausawera. Oh, eto, sabi ni Heidelin, tapos na, Toby, may iba na ako, nagugustuhan at masaya na ako, pero ako lang ang nakakaalam. Pero ayos lang yon, at least masaya ko. Yun yung okay dun eh, Heidelin. Yung masaya ka, di ba? At naka-move on ka na sa past mo. Oh, di ba? Oh, very good, very good, very good. Bigyan kita chocolate. Oh, eto. Sabi naman ni Patricia Payoyo, di ko na need magpakasyunga sa jowa ko. Sobrang worth it. Mahalin ng jowa ko. He loves me for me. And he accepts the real me. Yun yung maganda dun eh. Yung tanggap ka talaga ng jowa mo or hindi naman kaya ng taong mahal mo, di ba? Kaya Ate Patricia Payoyo, ang masasabi ko lang, sana all. Oh, eto, sabi naman ni Felipe, huwag ipagsiksikan ang sarili sa ayaw sa'yo. Very well said. Yes, pangga, cliche man pakinggan. Pero totoo yun, huwag nating pagsiksikin or huwag natin isiksik ang ating sarili sa taong ayaw sa atin. Kasi sinasabi ko sa inyo, pag ako nakakita or naka-experience ang ganyan ako, red flag na agad.
Alam natin yung worth natin as a person, kaya hindi natin dapat yan binibigay kung kani-kanino lang. Alright? O, eto. Sabi naman dito ni Ate Rovina, mapapasana all ka na lang talaga si Ate Jasmine. Eto naman, sabi naman ni Rocky Alex, huwag ipilit, baka mapunit. Langiya ka naman, Rocky Alex. Merong iba naman na may ibang bagay naman na kapag napunit, eh magandang bagay rin naman. Yung masarap. Yun yung gusto namin ni Jim Botido. O, tama nga to, sabi ni Heidi Lynn, mga diamond tayo, besh. Diamond ka, ako gold. Ganun. Mas mataas yung ano mo, worth mo. O, eto, sabi naman ni Mad, yung di ka kayang ipakilala sa pamilya. Nako, isa pa yan sa red flag. Oo, yung parang hindi siya proud sa iyo na ganyan ka mismo. Yung tipong mahihiya. Mahihiya siyang ipakilala ka sa pamilya niya. Nako. Red flag yan, mga pangga. Kaya naman kung ikaw ay nakakita ng jowa na ayaw kang ipakilala sa kanyang pamilya, nako, mag-isip-isip ka na. At eto, sabi naman ni Rowena, hi Pogi. Uy, ano ba? Kinikilig ako. National Singles Day ngayon, ayoko magka-jowa. Dapat ngayon yung ano eh, yung mga single nagsasama ngayon eh, 'di ba? Nagpa-party-party. Yung tipong ano, samahan niyo ako manood ng cinema mamaya. Oh, eto, sabi naman ni Darwin, personal standards kasi ang dahilan, as in may hinahanap sila na magpapasaya sa kanila. Example, magandang itsura at mayaman, ganon. Hay nako, Darwin, tama ka dyan. May mga tao talaga na ang hinahanap talaga sa ano, sa isang tao ay yung itsura. Sabihin natin guwapo at syempre yung mayaman, or hindi naman kaya eh alam mo yun, sapat na yung kanyang kinakuha, yung financially stable na. Yun yung maganda. Yun yung maganda para sa kanila at yung kalimitan na hinahanap ng iba. Diba? Nakakalungkot man isipin, pero tayong mga mahihirap, eh walang laban sa mga mayayaman. Wala naman tayong magagawa eh. It is what it is, diba? Ang tanging magagawa na lang naman natin ay magpakasipag. Huwag tayo dapat tamad. Dahil nga naman pag tayo tinamad, mga pangga, eh hanggang dito na lang talaga tayo. Dapat tayo ay magpakasipag habang tayo ay bata pa, di ba? Oh, sabi naman ni Rocky Alex, siya makakapagkape na lang muna. Ako sana all, di ba? Pengen naman ako dito, padalhan mo ako kape. Anyway, highway, mga panggaya, ng ating top 5 na sign na hindi ka importante sa kanya. At syempre, mga pangga, on Monday, panibagong top 5 na naman ang ating titirahin, and hopefully with DJ Jimbo, diba? Bueno, mga pangga, huwag niyong kakalimutan na i-follow ako sa lahat ng aking social media accounts. Hanapin niyo lang BabyToby1067. Hanapin niyo lang yan sa Facebook, sa Instagram, sa TikTok, and also on YouTube. O, diba? Sinasabi sa inyo, ang hindi mag-follow, tutubuan ng kulugo sa esopago, sa laring, sa parings, lahat na. At lalong-lalo na magkakapigsa sa gums. Ako, sinasabi sa inyo, kung ayaw niyong tubuan ng mga ganyan, i-follow niyo na ako. Again, BabyToby1067 sa Facebook, sa Instagram, sa TikTok, and also on YouTube. At syempre, ang Energy FM, ha? Huwag na huwag niyong kakalimutan. Hanapin niyo lang Energy FM 106.7. O, bueno, mga pangga, magbalik-tugtugan muna tayo. Tumutok lang dito sa number 1, 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin radyo, sabihin mo...